Hello everyone! For today's video, ipapakita ko po sa inyo yung 20 days na ng sita ko at bakit kailangan natin ibungkal yung puno nito. Okay, ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko sa iyo kung bakit binubungkal natin yung puno ng ating mga halaman. Here we go! Watch and learn! Here we go guys, andito na po yung 20 days na string beans natin, ano? Ang lulusog po, 20 days po yan na string beans or sitaw. Tingnan po natin kung ang lulusog po niya. At ngayon sasabihin ko sa inyo guys kung bakit kailangan natin bungkalin yung puno niya, okay? Yes everyone, bakit kailangan natin bungkalin yung puno ng ating halaman? Dahil may mga roots silang naiipit doon sa ilalim ng lupa, ano? Hindi makagalaw yung ano, yung gamot nila, ano? So kailangan natin sila bungkalin. At dahil din ito sa pagdidilig natin, subukan mo magdilig ng halaman na hindi nabungkal yung puno niya. Hindi makakarating agad doon sa roots niya yung tubig. Ano lang, pupunta lang yan, dyan lang yan sa surface ng lupa pero hindi makapasok sapagkat hindi naman po nabungkal yung punuan nito, hindi ba? So kailangan bungkalin muna natin at bago natin diligan para paglagay ng tubig hindi lang sa surface area niya makalagay kundi pati rin doon sa ilalim at masisipsip ito ng roots. Okay? May mga roots talaga na hindi na nagfa-function. So kaya nga minsan pag nagtatanim tayo, di ba? Pag nagtatanim tayo ng at eggplant, tina-transfer natin ito. And then pag transfer natin, pinuputulan natin yan ng old roots niya. Para naman, pag maputol na yung old roots niya, may bago namang tutubo, hindi ba? Kaya yun, kailangan talaga natin kasi may mga roots na naiipit ng lupa. Yes, may mga roots na naiipit ng lupa. Tapos, pag naipit siya, hindi na siya makagalaw. So, kailangan natin bungkalin para naman makagalaw siya. Makakuha ng mga nutrients. Oh, ganun yun. And that's it for today, guys. This is Ikaan Family Vlogs. I hope na patuloy niyo pong suportahan ang YouTube channel Ikaan Family or Ika Vlogs. And my Facebook page, Ikaan Family. Thank you always for watching my videos. See you again on my next video.